Hi mga palangga! My name is John Paul and welcome to my YouTube channel. Bago tayo mag-start, gusto ko lang pasalamatan yung mga nanood ng ating travel vlogs for Guimaras and Iloilo travel vlogs natin. Thank you so much po. I hope na nag-enjoy po kayo. At sa mga hindi pa nakanood ng ating travel vlogs na yon, so ginawan ko siya ng playlist. Check nyo na lang mga palangga sa ating YouTube channel. And for today's video naman mga palangga, usapang kaperahan muna tayo. So for today's video, pag-uusapan naman natin mga palangga about PhilStocks from Maya app. And honestly mga palangga, first time ko talagang matry itong stocks na to. First time kong matry bumili at magbenta sa stocks. Kaya as much as possible, ayokong maging technical itong vlog natin. So gusto kong naka-general mode para naiintindihan ng lahat. Tsaka sasummarize ko na lang yung mga nag-experience ko. So, paano nga ba ako nag-start mga palangga? Basically, paano ako ni Maya na kung saan gamit-gamit ko yung mga features niya like Maya Savings, Maya Credit, Maya Card. So, ginagamit ko talaga siya. And then, nung nagkaroon ng features si Maya about stocks at itong PhilStocks, so naisip ko na why not to try stocks? Kasi never ko pa talaga siya na-experience mga palangga. Never ko pa siya na-try. Narinig ko na siya before, pero hindi ko pa talaga na-experience yon personally. So, na nagkaroon ng feature doon kay Maya app for PhilStocks, so I grabbed the opportunity para ma-experience siya mga palangga at para magkaroon ako na idea kung paano nga ba nag-work yung stocks. So, nag-register ako mga palangga sa PhilStocks through Maya last February this year. At para ma-fully activate yung account ko sa kanila, they requires me to fund 5,000 pesos na magagamit ko din naman sa pagbili ng stocks. So, ayun, required nila ako mag-add ng 5,000 pesos sa account. Pero, meron siyang fee na 50 pesos. So, di ba, yung na-credit lang sa buying power ko is 4,950 pesos. So, nag-auto-deduct kasi yung 50 pesos na fee nila. So, meron akong 4,950 as my starting fund sa pagbili ng stocks through PhilStocks. At base experience ko, medyo matagal siya mga palangga. Hindi siya ganun kabilisan like yung pagka-register mo, activate na agad. So, hindi siya ganun. So, it takes time bago pwede man siya magamit para bumili ng stocks. So, ayun, may mga waiting time siya. So, ayun na nga mga palangga, doon na-credit na yung 4,950 pesos doon sa buying power ko. So, nag-start na ako bumili ng stocks. Pero, ang ginawa ko, inisip ko yung mga sikat na mga kumpanya. So, syempre, number one dyan, sa isip ko agad, Jollibee. So, bumili ako ng stocks kay Jollibee. 10 stocks, nasa 2,000 plus din yon. And then, kay Rubina naman, URC. So, 20 stocks naman yung kinuha ko sa kanila. Kasi parang medyo based on my research, nag-research din kasi ako na yung mga company na profitable. So, ayun, sabi daw, Rubina daw. So, ayun, nag-ano ako doon, bumili ako ng stocks, 20 stocks kay Rubina, and then 10 stocks naman kay Jollibee. So, naubos ko yung total funds ko na buying power for 4,950. So now, paano nga ba kumita sa stocks? Based sa naging research ko may dalawang ways kung paano kumita sa stocks. Number one is pagbabuy and sell ng stocks, which is yung ginawa ko. Bibili ako ng stocks, tapos ibibenta ko. So kapag malaki yung pagbenta ko, is kikita ako. So buy and sell. At pangalawa naman is through dividends. So itong dividends na to, let's say, profitable yung stocks na binili ko. Itong mga company, nag-i-issue sila ng dividends. Like parang parte, o dahil nga, kami sa gana kami ngayon, so ibigyan namin kayo na extra, ganun. So, yun yung dividends. At dahil nga beginner ako mga palangga, tsaka wala na masyado nag-guide sa akin, so ang dami kong mistakes. So, mistake number one is yung pagbili ng stocks. Hindi pala yung basta-basta ka nalang bibili, like, ay, sikat to, sige, bibili na ako ng stocks nito, na ganyan. So, mali yun mga palangga. So, dapat pala is i-check mo muna pala talaga o i-research mo pala talaga kung ano nga ba yung stocks na mura sa ngayon. Kasi yun yung number one. Para kikita ka is kailangan bibili mo siya sa murang halaga at ibibenta mo siya sa malaking halaga. So, kailangan dapat, pagbibili dapat pala ako ng stocks is yung mga nasa murang halaga para in the end, pag lumaka siya din, pwede ko siya ibenta. Kakita ako for number one, yung way number one natin kanina. Pero yun agad yung mistake ko mga palangga kasi nga, hindi ko yun kinonsider. Inisip ko na agad kung ano nga ba yung mga profitable company, nakikita ko yung mga kilalang kumpanya. So, yun agad yun nasa isip ko. Kaya naman, yun, mistake ko na agad yun.
Pero dahil nabili ko na nga siya mga palangga, wala na akong natitira dun sa buying power. So, no choice na ako kasi nabili ko na yun eh. So, yung naging next plan ko naman is, naisip ko na lang kailan siya tataas. So, minomonitor ko na lang yung stocks mga palangga kung kailan siya tataas para pag dumaki siya, so pwede ko na agad siya ibenta, ganun. So, iniisip ko na lang din na para ako nagpautang, ganun, na malaki yun. Na dapat merong, nag-expect ako na malaki yung ano, yung return. So, yun yung nasa isip ko na lang. So, nagantay ako ng couple of months. Pero, habang nagantay ako ng ano, syempre, minomonitor ko, tiyatra ko talaga siya, mabalinga ko ano nga ba yung progress ng stocks na to. So, napapansin ko siya tumataas, mababa. Pero, most of the time, mababa siya mga palangga. Mas mababa pa siya dun sa original price na nabili ko. So, medyo na-stress ako kasi nga, ala, tama ba itong ginagawa ko? So, yun pala yung talagang mistake number one ko talaga. Doon ko na agad na, ano, na na-realize. Finally, last June mga palangga. So, February, March, April, May, June. So, after 5 months. So, nagulat ako kasi may nadagdag sa aking doon sa buying power ko, which is yung dividends na na-earn. Nag-auto-credit siya mga palangga doon sa buying power ko. Hindi siya yung additional stocks, ganun. Doon sa buying power ko kay PhilStocks, doon siya na-credit. So far, masaya ako kasi kahit pa paano, diba? Meron akong additional or yung sure na na-income na na-return sa akin. Yung dividends mga palangga is, hindi siya yung parang regular na nagbibigay. So, depende na talaga kung talagang naging profitable yung company na yun, no? Di kaya yung certain stocks na yun, so magkakaroon ka na ng dividends, pero wag mo siyang i-expect talaga na lagi ka may dividends na makakuha. And last July mga palangga, nagka-short ako sa budget ko, so napag-iisipan ko na talaga siya na ibenta yung stocks ko kahit hindi pa lumalaki yung value, kasi kailangan ko na talaga ng pera kasi naman sa mangutang ako, di ba? May interest din naman kapag mangutang ka. So, napag-isipan ko na talaga na, or binabala ko na lang siya ibenta kahit na hindi ako kukikita or lugi ako sa pagbebenta. So, pinag-isipan ko talaga siya mga palangga. At matapos na pag-nilay-nilay, so I decided mga palangga na ibenta ko na lang talaga siya kahit na hindi pa ganun kalaki yung value niya. Tutuusin niya mga palangga, bumaba pa yung value niya. Kaya nga naluli ako sa stocks eh. So, bumaba pa yung value niya, pero dahil nga short na ako, kailangan ko ng pera, so I decided na ibenta na lang siya. At saka hindi rin naman masyadong naging profitable yung ano, yung naging experience ko. So, for me, mas naging profitable pa ako pagdating sa savings kasi sure yung return, 'di ba? Hindi ganoon ka-effort na lagi mo siyang i-check araw-araw. So, I guess mas okay ako dun sa savings na matataas yung interest. So, yung total na withdraw ko mga palangga, kasama na yung dividends, less fees, kasi may mga fees pa yung pag-add pa natin ng pera originally na 50 pesos, tapos yung pagka-cash out ka, meron pang additional fee, ganun. So, lahat-lahat kasama na yung mga fees, kasama na yung mga ano dividends. So, yung total na nakuha ko na net mga palangga out of 5,000 pesos is 4,614 pesos lang. So, basically, lugi ako ng nasa 386 pesos. Yung 5,000 ko, naging 4,614. So, di ko alam kung natukakatuwa ba. Alam mo yun, yung more than 6 months ka na nag-try, pero in return, lugi pala siya. Pero okay lang din naman mapalang ka kasi at least na-experience ko siya. Hindi siya yung ganong sobrang lugi kasi karamihan yung uso ngayon ng mga scams, di ba? So, kahit pa paano, may return pa rin sa akin kahit nagkakulang man siya, nabawasan man siya, pero yung experience niya, yung halaga ng experience ko, is inyo na lang iniisip ko nakatumpas nung na-spend ko dito sa stocks na to. So, ayun, nalugi ako, pero happy naman ako kasi I was able to know how it works, I was able to realize yung mga mistakes na meron ako, and I was able to get the realization kung para kanino nga ba itong stocks na to. So, ayun, yun yung mga realizations. Kaya, ayun, may halaga din, may value din yung pag-enter ko dito sa stocks or pagtatry ko sa stocks. So, another mistake ko nga mga palangga is maling timing ng pagbenta. So, kung may timing or may dapat may tamang time para bumili is meron din palang tamang time para sa pagbebenta. So, kung bibili mo nga siya na maliit na halaga, kailangan ibibenta mo siya sa malaking halaga.
Pero dahil nga short na talaga ako, wala na akong choice. So, kaya nabenta ko siya kahit mababa yung halaga niya. So, that's mistake number two. Kaya hindi ako kumita sa stock. So, kasalanan ko rin naman kung bakit ako nalugi. Overall, ito yung mga naging realization ko as a beginner pagdating sa mga, based sa mga na-experience ko entering into stocks. Number one, for me, hindi siya para sa mga nagbabalak palahan na mag-invest sa stocks at saka ang gusto mo talaga na sure yung return ng investment mo. So, for me, based experience ko baka maano niyo ako. For me, hindi ko siya mare-recommend sa mga naghahanap talaga ng sure na return. Although may mga ilan dyan or yeah, yung mga talaga bihasa na talaga sa stocks, so confident talaga sila na may makakuha ng, kasi alam nila yung paikot-ikot, alam nila kung may mga sarili na silang strategy, kaya confident sila na may return. So kung may nagaguide sa'yo mga palangga, then go for it. Pero kung beginner ka tapos nag-explore ka pa lang, so I guess hindi siya for those na gustong secure talaga yung return ng investment. Kasi not all the time, hindi guarantee yung money, yung kanyang return. Hindi guarantee na laging mataas yung value, hindi guarantee na laging tataas yung stocks mo. So, hindi guarantee na lagi kang, meron kang dividends or may dividends, ganun. So, for me, hindi ganun ka-secure yung return of investment niya. And second realizations ko, mapalangga, kung ikaw naghahanap ka ng investment na mabilisan yung return, so aside from na may return, 100% guarantee, pangalaw naman is yung mabilisan yung return, yung kita ka agad-agad. So I guess stocks is not meant for you kasi hindi natin alam yung pinaka-timing, like yung exact time, kailan nga ba ulit tataas yung value, kailan nga ba tayo kikita, or kung kikita man tayo, it takes time. Like, yung base experience ko, diba? So, 6 months. More than 6 months na, pero hindi lumaki yung stocks ko, diba? So, hindi ko alam kung kailan nga ba ako kita. Baka it takes years bago siya tataas. O baka it takes, like, another months pa dadating. So, hindi ko alam. So, pero kung ikaw, katulad ko na nagmamadali, gusto mo, ayaw mo agad, magantay pa para kumita. So, I guess, stocks is not meant for you. Maybe, check mo na lang yung iba pang opportunity, another investments, na like mag-business ka na lang, gusto mo agad magkaroon ng return ng agad-agad and return of investment. So, ayun, basta kung naghanap ka na mabilis ang return, gusto mo agad kikita ka agad ng agad-agad, like bukas agad kikita ka agad or next week kikita ka agad. So, I guess, stocks is not meant for you. Kaya naman for me, kung yan na lang yung natitira mong pera, tapos gusto mo yung nag-expect ka na malaki yung labas niya, malaki yung kita niya, or malaki yung kanyang return. So, I guess, wag na lang sa stocks mapalangga kung yan na lang natitira mong pera. Mas maganda kung extra mo na lang yun na pera, tapos di mo siya masyadong kailangan. Pero kung pangutangin mo pa yan para makapag-invest ka lang sa stocks, wag na mapalangga. Kasi, for me, wala siyang kinaibahan. Para lang to sa akin, na baka i-bash niyo ako. Wala siyang kinaibahan pagdating sa crypto. Although merong kaibahan, meron naman talaga. Technically, meron talaga siyang pinagkaiba. Pero parang almost the same siya. Almost the same siya with crypto. Para ka naglalaro, para ka nagtataya. Ganun yung for me. Kasi tataya ka ng pera, expect ka na kapag profitable to. So, syempre, mataas yung return mo. So, ganun. Para ka nagtataya, yun yung para sa akin, yung term ko. Pero, sarap pakinggan mga palangga na stockholder ka, ganun. Di ba, kapag may ari ka ng stocks, hindi kaya may stocks ka. So, ang tawag sa'yo, stockholder. So, sarap pakinggan, di ba, parang shala. Shala mo naman, sakang stockholder na isang ganyan pa niya. Pero, kahit ka naman sa Jollibee, let's say, bumili ka ng stocks ng Jollibee, tapos kakain ka sa Jollibee, hindi naman alam ng mga tao dun o ng mga empleyado nila na isang stockholder, see. So, parang regular lang. Hindi naman nila alam na may stocks ka, may stock ka ba na nabili sa kanila. So, wala silang pakialam din doon. So, for me, maganda siya pakinggan na isa kang stockholder. Pero, kung beginner ka, tapos naghahanap ka talaga ng secured investment, secure yung return niya, so, tsaka wala kang extra money, might as well mag-ipon ka na lang for your savings.
diba? Para in case na may emergency, there's something may makukuha ka talaga na for sure. Pero hindi ko naman kayo dinidiscourage na huwag nyo yung subukan mag-stocks, ha? Subukan nyo din kung meron kayo extra money. Tapos wala kayong magawa sa pera nyo, di nyo alam kung saan nyo siya gagastusin, gano'n. So, edi try nyo kung gusto nyo talaga, kasi nga, learnings din yun. Katulad ko, diba, nasubukan ko siya, and although hindi ako kumita sa stocks, pero may value kahit pa paano. May natutunan ako, kung paano nga ba kumita yung stocks, nasubukan ko mag-buy and sell, diba, nasubukan ko maging stockholder, gano'n. Kahit sa maliit na alaga. Anyways, thank you so much guys for watching this video. Medyo magulo ako, pero hopefully, I hope na naiintindihan mo pa rin yung gusto kong i-share in this video. Thank you so much mga palangga for watching, and please don't forget to like and subscribe for more videos from me, and comment nyo na rin mga palangga pag may mga questions kayo for clarifications. And again, hindi pa ako part ng dalawang institution na yun, so may mga questions kayo related sa inyong PhilStocks account, sa inyong Maya account, so reach out na lang kayo sa kanila mga customer service. I don't want to take so much of your time, guys. Thank you so much for watching. And always remember to be kind to yourself and to others. Until our next vlog, bye!